Nakakonek na ang aking cellphone sa aking lumang TV. So lumang TV ito, hindi ito smart TV. Ibig sabihin wala itong Wi-Fi connection. Pero kahit hindi ito smart at wala siyang Wi-Fi, ay pwede natin gawin ito at napakadali lang gawin. Tuturo ko sa inyo. Yan. So kung nakatayo yung cellphone, nakatayo din sa TV. Pag hiniga mo sa cellphone, teka lang ha, skip the ads. Who are you? You don't look like any of our enemies. Are you a friend? If yeah. Not, prepare for battle. I have a checkers piece. Pagka hiniga mo sa cellphone, nakahiga din sa TV. And I will put an end to it. Pag tinayo mo sa cellphone, tatayo rin sa cellphone. Tara, alamin natin kung gaano kasimple gawin to. Don't worry, there are many of us. So itong TV na ito, hindi siya smart TV. Ibig sabihin, hindi siya nakakakonek sa Wi-Fi. So pag hindi siya makonek sa Wi-Fi, hindi mo siya makokonek sa cellphone mo. Kailangan bibili ka ng tinatawag natin na dongle. So maraming available na dongle sa market. Ang binili ko itong Anycast. So ito yung tinatawag na dongle. Yan. So itong wire, kakabit mo dyan. Tapos ito yung receptor niya, transmitter ng Wi-Fi. Ito naman USB. Ito yung kakabit mo sa power supply. Pwedeng sa USB na outlet ng TV, pero ako I prefer na ilagay na lang sa saksakan. Pagkatapos, itong dulo ng dongle na to, or dongle, HDMI siya. So isasaksak mo siya sa HDMI port ng TV. Pag ginawa mo yon, i-configure mo lang itong dongle na to sa IP address ng iyong Wi-Fi. So dapat nakakabit sa Wi-Fi, sa parehong Wi-Fi, itong Anycast at saka yung cellphone mo. Pag nakabit mo na yon at na-configure na, madali na lang siyang makonek sa isa't isa. Pakita ko sa inyo yung sa likod ng TV. Yan mga kaibigan, ito yung sa likod ng TV. Ito yung USB na saksakan. Tapos, ito yung aking dongle. Yan yung saksakan ng HDMI. So, isasaksak mo lang doon yung dongle. Pag saksak mo ng dongle doon, yung other end niya, yan yung USB, nilagay ko sa saksakan ng cellphone. Although, pwede rin naman dito sa power supply ng TV, pero hindi na. Pagkatapos ito, yung kanyang Wi-Fi transmitter, nakalaylay lang siya para makuha niya yung signal ng iyong router o Wi-Fi. Pagkakabit mo ng ganyan, i-configure mo siya sa iyong cellphone. So yan, na-configure ko na siya sa aking IP system, which is 192.168.49.1. Ito ngayon yung pangalan ng dongle ko, si display_412F. So, i-coconnect ko dyan yung aking cellphone. Tara, pakita ko sa iyo ha. Okay, so dito sa cellphone, isa-swipe down mo siya para lumabas yung smart view na option. Yan, itong button na ito, yung smart view. Iki-click mo lang itong smart view na option. Yan oh. Pagkatapos lalabas yung kinonfigure natin. So yan, display_412F Miracast. So yun yun. Yun yung pangalan ng ating dongle. Si display_412F. So kiklik mo lang siya para yung cellphone natin mag-connect doon sa dongle na yon. At pag nag-connect sa dongle na yon, yan na, nasa TV ka na. Teka, so pag kinonek mo siya, yon, merong confirmation na lalabas eh. Start mirroring with smart view, start now. Ayan. Tapos makikita mo na connecting na siya.
Yan, connecting na siya. Yan, okay na. Nakadikit na siya. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. So, lahat ng ginagawa mo sa cellphone, makikita mo sa TV. Lahat ng pinapanood mo sa cellphone mo, mapapanood mo sa yung TV. So, maganda siya pagka online, alimbawa, nag-group study kayo, o meron kang party, meron kang gustong i-share na video sa mga friends mo. Fly, Jupiter! Na siya. Where is this moron going? I'm going freaking invisible! Oh, napakadali lang, no? First is little dream. Huwag kalimutan yung like and subscribe button, pati na rin yung kalembang para ma-notify kayo sa mga future uploads natin. Mag-comment down below lang kayo para malaman ko kung natulungan ko ba kayo at kung napakinabangan nyo ang ating video. Salamat, mga kaibigan!